Welcome back sa aking YouTube channel mga Trops! Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford, isinuwalat ang mga kabulastugan ng mga promoter sa mga boksingero. Ayon kay Crawford ay may mga ilang promoters daw ang sinasadya at pinipigilan na umasenso ang isang boksingero. Kumbaga mga Trops ay parang pinipigilan daw ng mga promoters ang mga boksingero maging isang superstar para nang sa ganun ay maging dependent sila sa mga promotional companies. Ito ay dahil kapag naging isang superstar na ang isang boksingero ay mahihigitan na nito at posible na hindi na kailanganin ang mga belts at promotional companies para magbenta ng laban. Kagaya na lang nila Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya at Canelo Alvarez ayon kay Crawford. Ito daw ang mga boksingero na nagagawa kung anong gusto nilang gawin. Hindi kailangan ng belt o kahit maging kampyon para kumita ng malaki ang laban. Dahil sa ganitong estado ay ang mga sanctioning body mismo ang gustong ma-involve sa mga fighters na nabanggit. Ipinaliwanag ni Crawford na ang sistema daw ng ibang promoters ay binibigyan ng mga madadaling laban ang mga boksingero hanggang sa kumita sila sa investments na nilaan nila. Iniiwasan din daw nilang ipalaban ang mga fighters nila sa malalakas na kalaban. At kapag hindi na nila kailangan ang fighter ay tsaka nila ito ipapatalo sa ibang fighter nila. Matatanda ang may similarity ito sa nangyari kay Pacman mga Trops noong natalo siya sa first fight niya kay Timothy Bradley at ang upset kay Jeff Horn. Pagpapatuloy ni Crawford ay kaya pag dumating daw ang araw na hindi na nila kailangan ng isang fighter ay tsaka nila ito sesesantehin. Malinaw naman mga Trops kung sino ang tinutukoy dito ni Crawford. Isa lang naman ang promotional company na tumatak sa buong karir nito at ayan ay walang iba kundi ang top rank ni Bob Arum. Matatanda ang nagkaroon din ng issue si Floyd sa top rank noong taong 2006 dahilan para bayaran pa ni Mayweather si Bob Arum ng $750,000 o mahigit 42 million pesos para lang mapawalang visa ang kontrata niya dito. Sulit naman mga Trops ang pag-buyout nito ni Floyd dahil pagtapos niyang makaalis sa top rank ay nabawi niya ang halagang pinambayad kay Arum ng mahigit 10 beses pa sa loob lang ng 3 laban. Ayon kay Floyd noon ay hindi daw niya nakuha ang oportunidad na gusto niya habang nasa top rank. Kung iisipin natin mga Trops ay malaki talaga ang mundo ng boxing dahil binubuo ito ng sensya ng sports, entertainment, business at politics, kaya masasabi natin na komplikado ang sports na ito. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga Trops, bigyan nyo naman ako ng suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.